Tiniyak naman ng LTFRB na magpapatuloy ang proyektong Libreng Sakay Project kahit matapos pa ang kasalukuyang administrasyon. Samantala, mga commuter, ikinatuwa naman ang nasabing pahayag ng ahensya dahil makakatulong anya ang proyekto lalo na sa kagayan nilang bumabangon pa lang sa naging epekto ng pandemya. Sir Lubringa sa detalye. Tinitiyak ngayon ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na magpapatuloy ang proyektong Libreng Sakay kahit na matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Hunyo. Ayon kay LTFRB Chairman Martin Delgado III, sinisiguro niya na ang 7 billion pesos na budget sa nasabing proyekto ay naset aside na para sa proyektong service contracting program na siya namang magbibigay ng Libreng Sakay. Hanggat hindi pa anya naubos ang 7 billion pesos ng budget funding ay magpapatuloy anya ang nasabing proyekto. Nananatiling positibo ang feedback ng nasabing proyekto sa publiko dahil malaki ang tulong nito. Ngayong karamihan ay bumabangon pa sa naging epekto ng pandemya. Karamihan sa mga nakausap ng Net 25 News ay tila ikinatuwa ang nasabing pahayag ng LTFRB dahil malaki anya may tutulong nito sa kanilang araw-araw. Lalo na ngayon pa lang sila nakakabangon sa naging epekto ng pandemya. Ganda kasi nakakatulong sa pagtitipid, lalo-lalo na yung mga budget nga sa pamasahe. Malaking bagay. Masaya po, masaya. Apo, ganong kalaking tulong ho yun? Malaking tulong po yun, lalo sa aming mga construction worker. Mas maganda po, much better. Madaming makaka-benefits, lalo na yung mga working. Kung kayo po ang sumasakay sa ganito po, gaano kalaking tulong? Tipid sa pamasahe kasi from here to, for example, QC or bandang Mandaluyong, pagbalagay mo ng 40 pesos to balikan, to 80 pesos yung titipid mo per day. So, times mo yun sa 31. So, malaki rin. Mas okay po yun. Bakit? Para po, kasi syempre, babalang naman yung sinasahod natin mga nagtatrabaho. Kaya mas maganda po na libre pa rin. Mas maayos yung kuya para yung mga nagtatrabaho, makatipid ng... Tsaka yung mga budget nila, ma-settle yung... Sa ngayon, isinasaayos na ng Department of Transportation para sa papasok na administrasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ito'y magtuloy-tuloy pa rin. Sa ilalim ng programang Libreng Sakay, mga public utility vehicles, drivers at operators ay makatatanggap ng kompensasyon sa tinatawag na weekly basis. Dagdag pa ni Delgra na ang nasabing programa ay posible ding matapos ng maaga kumpara sa inisyal na lang timetable na December dahil ipinatutupad na rin ito sa 15 rehiyon sa bansa. Sa uling datos ng LTFRB, umabot na sa mahigit 160 million na commuters ang nakinabang sa nasabing Libreng Sakay mula nang ito'y masimulan. Habang nasa kabuang 2.96 billion pesos naman anya ang nagagasta na ng pamahalaan sa ilalim ng phase 3 ng programa. 1.45 billion pesos naman ang na-payout na at nagsilbing incentive sa mga PUP operators at drivers na nakiisa sa nasabing programa. Earl Bingas para sa Matandag Agila, matatag, matapa, matapat.